Okay. Ayan na mga ka-RFC, matapos ang ating translasyon, nasa kalagitnaan na tayo, dadako muna tayo sa ating stories of faith and devotion sa ating mahal na Senyor Poong Nazareno. Kasama po natin ngayon si Kuya James Benedict Malabanan, ang isa sa mga ang author ng Pintakasi PH. Ayan po, magandang tanghali po. Hello, magandang gabi sa mga taga-RFC who are currently watching right now sa live stream ng Traslacion. And isa mapagpalang kapistahan ng mahal na Poong Nazareno sa ating lahat. Ayan, maraming salamat po sa pagpaunlak sa aming invitation para po kayo ay magbigay ng isang testimony ngayon po. So, ngayon po, meron po kaming onting question sa inyo bilang isang deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno. So, ang una po naming tanong sa inyo sa gabing ito ay bakit sa tingin niyo po ay may malakas na debosyon sa Poong Nazareno na kumpara sa ibang mga debosyon sa Pilipinas? Bakit ang debosyon sa mahal na Senyor ay napakalakas sa ating bansa? Okay. So about that, although just to be more acquainted to everybody, in your parlance. Usually kasi hindi talaga ako masyadong associated sa Nazareno. Although this devotion kasi was instilled to me by my dad nung buhay pa siya. And he used to bring me around Quiapo, especially pag mag-birthday na ako. Kasi ang pisa ng Nazareno somehow is January and my birthday month is January, so he usually brings me to Quiapo whenever he could, no, pag umuwi siya galing barko, and then he would para pinapakita niya sa akin yung devotion ng mga tao, yung what they do, kung ano ginagawa nila. So kumbaga yung parang tinuturo na sa akin yung devotion ng dad ko sa Nazareno. Although, as I guess everybody knows, na I ended up sa Birhen ng Lanaval. Yun lang. So, with regards to this devotion, I don't think it's na para pinag-compare-compare iba. It so happens na ang devotion sa Black Nazarene was so popular in the Philippines, especially sa masa. Kasi from what I'm seeing kasi from those people who are coming to Quiapo, and usually it's from all walks of life, mostly galing talaga sa masa, and nakikita kasi nila sa Nazareno na syempre given that the Nazareno was carrying the cross, diba? Parang they see themselves as someone na makaka-relate sila. Na parang, kung ako, kumbaga, in the perspective of a devotee, especially sa mga masa, na if ako ay nabibigatan sa aking mga problema, sa mga challenges and everything, kung mahal na po ang Nazareno, nakayanan niya, kaya ko rin. Kumbaga, they see themselves sa mahal na poong Nazareno. And I wouldn't be surprised na ganyan kalakas ang kanyang devotion. Not only here in Quiapo, but also nag-spread out pa nga siya in the recent years. Kasi dati, if you will notice, di ba, ang Nazareno devotion, it's just within the Quiapo district, di ba? Yeah. And then with the proliferation na din ng mass media, kasi given they say how rowdy, but in reality it's an organized chaos. I don't know if you're watching yung mga shout time ni Sir Shao, if you're watching, na kumbaga yung kanyang mga studies made me understand and made us further understand na hindi siya basta-basta gulo lang, na it's more of an organized chaos because they're doing this out of faith, na parang gusto na nilang makita ang Nazareno. Sure that they can go to the Quiapo Church every Friday or any day that they want and touch the Nazareno's back sa may likod ng altar mayor. But then again, kasi iba ang kapagpista Iba kasi. Kumbaga, ito yung araw na gusto mo talaga, ito na yung chance mo na magpasalamat.
despite of your busy schedule, parang you will make a way to go there, and also you will renew your devotion and all those things. And I think na from here, you would see na parang ang Nazareno din would also play a role as parang siya yung parang focal point ng kanilang mga pangarap sa buhay. That kumbaga, sabi ko nga kanina, that they are looking at him parang as a role model and an inspiration in their lives. Hence, you would see talaga how strong the Nazareno devotion is sa mga tao. So ayan po, maraming salamat po sa inyong sa kung bakit malakas ang devotion sa mahal na poong Nazareno sa ating bansa ngayon, lalo na sa kasalukuyan, lalo na sa panahon ng pandemya. Ngayon po, meron po ba kayong stories of miracles na binigay sa inyo ng mahal na senyor at ibinigay sa inyong pamilya in particular? For me kasi, sa mga miracle stories of Nazareno, yes, I do remember one. I was, when you asked me about this, I just remembered, meron kasi ako ng tita ko sa mother side. Siya yung pinaka-youngest sa mother side namin. And then, yung sa husband, yung, they're trying to have a child for a decade na. A decade, mga 10 to 12, 15 years. Sa ganung katagal ng marriage nila. And parang yung sa tita, yung kapatid naman niya na tita ko rin, sabi sa kanya, why ano bunso, why not ano manalangin ka sa mahal na poong Nazareno? Mali mo mapagkalooban ka na ng anak na matagal niya nahihintay, kasi my tita was fertile, yung husband is not. Clinically. Oh. Yes. Now, when my tita went to Quiapo for the first time, I forgot what year it is, but sometime in the 2000s. And then she went to Quiapo on the sa mismong pista. Kasi parang they're going to do some errands sa Tutuban, and they chance upon sa mismong pista na Nazareno, and sa labas nata sila nakasimba noon, as far as so I could remember what my tita told me. And then parang nanalangin siya sa mahal na pong Nazareno. And although she was able to have the chance na matouch yung Nazareno, I don't know if it's the vicario or kung nasa altar, I don't know. Basta she was able to touch the Nazareno. I don't know kung alin man doon sa imahen. Kasi for those who are not aware, maraming mga nakadeploy na Nazareno images, especially kapag plastof yun. Okay? So going back to the story. So yes, my tita was able to touch an image of the Nazareno. We don't know what it is, kung alin man doon. And then, parang she, first, yung kanyang panyo, she somehow rubbed it in her belly. And then, a few weeks later, nakaramdam na siya ng signs of pregnancy. Yes. And she, and lo and behold, my tita got pregnant. Just, a few months after, a few months after that Nazareno visit on his feast day, and she delivered a healthy baby girl, and she named, and my tita named the child Amay Nazarene. Ah, yes, after the Nazarene. After, of course, it's after the Black Nazarene. Bilang pasasalamat niya sa mahal na poong Nazareno for granting her a child that she always wanted. And the child grew healthy, and she's a very smart child, and they make it a point na every time naluluwas sila dito sa amin sa Alabang, they will make it a point that they will go sa Quiapo, feast day man or hindi. Just as para perpetual Thanksgiving nila sa mahal na poong Nazareno. And also, sa dad ko din, since nung buhay pa si dad, he would really go sa Quiapo kasi my dad is a seafarer, OFW. And he's always asking the Nazareno na tulungan siya makasakay, tapos yung kanyang mga examinations for licensure.
ano, parang mga one take exams lahat yon. And he always attributed that to the Nazareno. Ayan, so, grabe talaga ang mga milagro na pinapakita sa atin ng mahal na Senyo. Kahit pa noon, mapahanggang ngayon, madami siyang ipinapakita sa atin na milagro or signs, lalo na tong miraculous conception, kumbaga, or yes. Binihiyaan yung tita nila, nila Kuya Benedict ng isang anak na babae. So, ayan ang mga bagay na ipinagpapasalamat natin ngayon sa pista ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. So, Kuya Benedict, meron po ba kayong onting parting words sa ating mga ka-RFC ngayong gabi? Okay. Ang sa akin lamang, ang masasamang mensahe ko sa mga manonood ngayon, I am hoping na sa pamamagitan ng ating debosyon sa mahal na poong Nazareno, sana makita natin na tayo mismo bilang mga tagasunod natin Panginoon ay nagbubuhat ng sarili nating mga krus. And nandyan siya, tumingin tayo sa mahal na poong Nazareno na parang siya yung magiging gabay natin. Kumbaga, kung nakaya na ng mahal na poong Nazareno, kaya din natin. And huwag tayo mawala ng pag-asa, lalong-lalo na itong panahon ngayon. Kasi I know everybody was having a very hard time, myself included, noong mga nakaraang taon. Let's surrender it sa mahal na poong Nazareno. And kumbaga, we will leave it out to Him and He'll do the rest for all of us. And for sa mga hindi gaano na de-devotion or to the doubters, to the haters, I'm pretty sure there will be. I'm pretty sure. And sa mga madalas nag-criticize sa ganitong klaseng devotion ng Nazareno, yes, there might be some problems kasi, you know, some may say it's borderline sa fanaticism. But then again, wala tayo pinagkaiba. Halimbawa, nadidebosyo ka sa mahal na pong Santo Niño, nadidebosyo ka sa mahal na pong Nazareno, nadidebosyo ka sa mahal na Birhen na Antipolo, o sa Apong Paket, o sa Landapal, o kung sino mang pasanto, imahay ng Birhen. At the end of the day, we are all devotees. At the end of the day, tayo lahat ay mga devoto. Iba-iba lang ang expression natin, how we express our love and devotion to our particular patron. Huwag tayong masyado mapag-usga. Kumbaga, as what Cardinal Tagle would say, ang devoto ay makakaintindi sa isang kapwa devoto. I don't know if I got the quote right. Basta ganun yung thought. Ayan. So maraming salamat po ulit sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon para magbigay ng patotoo sa ating mahal na Senyor Poong Nazareno. Ayan, maraming salamat Thank po ulit. Thank you. So yan. Thank you. So mga ka-RFC, babalik po tayo ulit maya-maya upang magbigay ulit ng isa pa na namang patotoo ng ating isa pang deboto. Maraming salamat po. Thank you. Viva, Señor Nazareno. Viva.